everyone. This is Jen from Filter Boys. Taja Wen An. And we mentioned sa iyo kan iga Philippine pongyo from Philippines. So magandang gabi po. Kasama natin ngayon yung mga kaibigan natin na solid na Duterte supporter po. Let's start with Kuya Jet. Kuya Jet, hi. Hi, from Jongling. Yes. And we have Madam Roan from Sancho. Yes. And of course, yung guest natin ngayon, si Sir Andre. Hello, guys. Yan. So, bago po tayo magsimula sa ating parang konting chit-chat lang po, mag-shoutout po muna kami sa mga ka-DDS namin na hindi pwedeng pumunta ngayon. So, yung location po pala namin is nasa Taipei Main Station kasi para madali po sana tayo magkikita-kita. Pero tonight, kami po munang apat yung makikita ninyo kasi medyo dala ng oras na po, so medyo mahirap at saka location. So, shoutout kay Kuya, shoutout mo muna lahat ng mga ka-DDS natin. Lahat na sila. Lahat. Shoutout sa mga ka-DDS, yun ako. Si Kuya Ken. Si Kuya Ken, ninungkin pala, nasa Pilipinas. Kay Ronnie. Kay Kuya Ronnie, kay Dakudan. Yes, Sir Dako. Sir Dako. Yun, si Janet. Ay, Ma'am Janet. Namiss ka na namin. Yeah, hello, D. Sana andito rin kayo. Yes. Siyempre mga dukay. Yeah, lahat ng dukay, kasamahan natin na magkakaroon tayo ng gathering. Yes. So shout out po sa inyo lahat, hindi na po namin isa-isahin po yun. Okay, Madam Ro, gusto ko lang mag-hi kay Rose, at saka kay Ate Pearly, at saka sa lahat po ng mga DDS. So sorry po, medyo sumabi yung pakaramdam ko, at saka medyo nagmumuho ako kayo. Ang original talaga na meaning ng DDS is Digong Duterte Supporters. The brain behind DDS is si Dr. Bong Vietbong, which is taga Davao. Supporter siya ni Mayor. So, doon talaga nag-umbisa. Yung ano lang, yung original na logo niya is DDS. Walang ibang logo. Yun lang tatlo. Kulay niya, blue, red, tsaka yellow. Yellow. Yun na. So, it started from, ano, parang gusto lang nila i-counter yung tinatapon ng kabilang Dead Squad. Sir, gusto namin linawin, ano ba talaga yung sa totohanan sa Davao Dead Squad? Kasi lahat po kami nasa Taiwan, so ikaw po nasa Pilipinas, so for sure, if ikaw po magsabi niyan, kasi siyensahan to Taiwan pong yun, tamdalaw kong yung mga asawa po nila, nanonood din, so I will help you translate po in Chinese. Kung ano po ba yung katotohanan ng Davao Death Squad? Una-una, I mean personal answer, yun yung sinasabi nila na ano daw na parang tools daw yung full of heart ni Mayor. Tapos yun daw yung mga parang kumapatay sa mga ano, nag-violate ng batas. Pero the side of the story is that ang tagal na pinapa-imbestigahan ni Lima when she was still with Commission on Human Rights. Tapos naging Justice Secretary niya. Secretary siya, di ba? Imagine that's more than 6 years siya naging, ilang taon siya naging DOJ Secretary. Ang tagal, sir. Naging Commission on Human Rights, sa HR na siya. Sa HR na. So parang, sa haba ng panahon na yun, never nila napatunayan. At walang kasong pinayon. So yun, parang po, mukha sa atin, parang siguro part lang talaga ng destabilization at paninira nila kay Digong sa Davao. Kasi, yung may yoy siya, pong yaman, sa pen, especially yung kanag-Taiwan rin, Jehuan,
他们会觉得我们的总统有杀人的这个部分。那我们在台湾说没有，应该你们觉得啊，你们不知道啊，因为你们是在台湾，所以现在我们有客人，他是从菲律宾来的，然后他真的是很了解我们的现在的总统，还有很了解菲律宾的事情，所以他从哪里的角度说，真的是没有这个杀人的部分。So, yun, malinaw na yun, ah, wala pong death squad or wala pong EJK, as in wala po talaga. Tanong po kayo, sir. Okay, yes. Sir, kasi lumabas na yung sinasabi yung eye bullying card. Ah, yes. Ano, kasi hindi pa namin nahawakan, may nagkaroon agad ng issue. Which is the picture of the president. Yeah. Kailangan ganun po. So, hindi po yung masasabi niyo po. I mean, opinion ko lang to ha. At sinagot naman ni Secretary Roque yun, na unang-una, merong memorandum or merong executive order na pinalabas si Presidente na lahat ng government offices, pinapatanggal niya ang kanyang picture at pinapapalitan ng mga picture ng mga bayani. So I don't think it's a big issue to. Dahil, unang-una, alam naman natin, pumunta ka ng Davao. Kung meron kang makita na government na kagamitan na may-ari ang gobyerno, kung meron kang makita ng Duterte doon, wala. So, kung sasabihin nila na, epal yan, ganyan, yeah. Pumunta ka lang Davao, yung example na yun. Plus, bakit siya maglalabas na executive order na pinapatanggal niya yung kanyang picture? Di ba sa lahat ng government offices? Parang pabibinig yun yung pag-anong sir. Ito mga, ang idol ni Cardo, of course, ang nag-anong talaga niya is si Tari Belli, although, of course, si boss ay nakapirmal sa likod. So, that is not an idea of the president. Diba? Siguro, gusto lang nilang although, personal opinion ko po yung ano na yun. Ngayon, yung kung kailan siya magiging available, I think mayroong shinare si Asif Mokan, PCO, sa kanyang page, which is na-interview din doon si Secretary Pelio sa kanya. So, doon na lang po. Medyo wala pa ako masyadong knowledge doon sa idolica. So, sir, nalabas na po ba yung idolica sa kanya? Yung, so far ha, yung one-stop shop sa OFW. Sabi nila, bakit nasa Manila lang ganun? Sa ibang location daw po, or area, or island, wala daw po ganun. Paano po ba yun? Yung pwede sir, meron sa Cebu, meron sa Davao. Oh. So far kasi yun pa lang yung... I will check with that pag-uwi ko kung ano yung mga saksigitan. Pero kasi nakapasok ko ng POE, talagang super convenient talaga para sa mga offices Filipino. Nandun na yung EFA, nandun yung FBI, nandun yung MSO, nandun na asin lahat. Oo, anything na kailangan mo ng OFW pabalik ka or mag-apply ka pa lang, nandun. So it's really convenient. Siguro it's trial pa lang nila yan. I don't have, wala pa akong masyadong idea na. Pero I can check it pagbalik ko. Bakit? Ewan ko, hindi ko makita yung views. There must be people viewing, pero hindi nakikita. Pa-check daw kuya ko na live. Hindi ko nakita sa account. Wala dito. Actually, hindi ko nakikita. Sa page mo. Kaya, hindi, sa sarili ko pong ano. Jenny Wang, hindi ko siya makita. Sorry, hindi ko makita yun. Patay, pag mag... Paano ba? Paano ba i-check to? Finish. Parang magte-take 2 tayo dito ah. Sir, parang magte-take 2. Ano, i-check daw, pa-check daw. Wala ba sa fair time eh? Wala sa'yo eh. Kanina ko pa yun ah. Ayan, kasi may time na. So, meaning meron. Kanina wala. Yan. Meron na? Yan. Sige, pa-share muna sa ano natin. Ay,
Kaya pala wala si na madam. The live video will begin in a moment. Yes. Pa-share sa... Ayan, ayan na si Sir Jet at saka Sir Andre. Ayan, magandang gabi po. Actually, this is the second time na nag-live kami kanina. Medyo technical problem po. So, buti na lang napansin namin na wala pong nanonood. So, good evening po sa lahat. This is Jen from Filter the Voice. And meron po tayong panoohin ngayon. This is Sir Andre. Yes, hello Sir Andre. Hello, galing pa po siyang Pilipinas. Tas tong Philippine live the pong yo. Tas kan naga pumanda tong tong da. Tong i chen tao se chen sai, zhen de shi zai bang zhu wo men de zhong dong. Ha. Meron din tayong from Taiwan, si Madam Roan. Yes, from San Chong and from Zhongli. Hello po mga DDS. Yes, and of course this is Jen Po. Yung napag-usapan po namin kanina ay tungkol sa yung sa nababalitang mga sinasabi na yun nga death squad nga po yun. Actually ayaw na sana naming banggitin to, but this is for the sake of those Filipinas na yung mga asawa nila ay naniniwala pa din po sa biased na media. So, woman, kang kan the Hong Yao so, sanda si Mayo Saren da zhege dongxi. Wei shenme women qing da zhang nege ne? Yinwei ruguo si women de hua, women si zai Taiwan er yi. Yinkai ni men hui jie de, ni men si zai Taiwan, ni men zhen de bu liao jie. So, xian sai women ting ting kan women de Hong Yao zhenme shuo about zhege Saren de shi qing. Yin sa about that part. Shortcut na lang po, sir. Ah, okay. So, regarding dun sa Taiwan, that's fine. Or DDS. Yes. Nung campaign kasi, para i-counter yung ano, iniisip ng tao na about DDS or Taiwan, that's fine. Si Dr. Bong Viet po, siya yung ano, he is the person behind DDS or they call it Digong Duterte supporter. Yes. So siya talaga, I mean, bago dumating or bago naisip ng iba yun, siya talaga yung naisip. Tapos, yung Davao Death Squad, sabi ko nga kanina, nung naging Commission on Human Rights Chairman si Senator De Lima, hanggang naging Justice Secretary, ang daming investigation, ang daming kung ano-anong kaliwat pa ng investigation yung ginawa, pero... After that, wala pa rin napatunayan. Yes. Tapos, walang pasang matinay. Isa lang ibig sabihin mo. Wala, hindi yung totoo. Kumbaga, sapat. It's ano lang eh, parang yun lang talaga yung panigraan nilang ginagawa para kay Digong sa Davao City. So, ako kasi, parang although hindi ko naman hindi ako taga-Davao. Pero, knowing na nandun ako sa Pilipinas, ang dami-daming investigation na ginawa ng dating administration. Walang napatunayan, walang nangyari. So wala, ibig sabihin wala yun. Puro hearsay lang yun. Puro-puro-pura lang ni Senator Lima. Okay, thank you Sir Dre. And we'd like to also repeat yung kanina na tinanong ni Sir Jet tungkol sa OFWID, tama po? Idol. Anong tawag? Idol. Idole? Oh, okay. I'm sorry. So, Idole ID. Yun yung magagamit daw kahit na walang passport. Yun lang yun. Yung i-present mo. Siguro yun. I'm sorry ha, pero wala pa kasi ako masyadong... Wala pa ako masyadong knowledge kung sa Idole ID. Pero yung kanina, regarding dun sa controversy na sinasabi ng mga dilaw na masyadong epal daw, ganyan. Ganito lang yun, ang simple lang. Si Digong ay nagpalabas ng executive order na nagsasabi na ba, pinagbabawal niya maglagay ng kanyang picture sa lahat ng government offices. Ibig sabihin, ayaw niya nang naipalad. So, yun pa lang. Hindi, diba? I mean, bakit niya maglalagay ng kanyang picture? Ano mo na? Presidente na siya, so hindi niya na kailangan yun. Pangalawa, tinan mo naman yung 500, sino ba yung ano dyan?
picture na nakalagay dyan. Diyos ko naman Pinoy. Di ba yung mga kaanohan ni Pinoy? Sama mo na airport, sir? Hindi naman yung airport. Airport. Yung pangalan. Pinalitan, di ba? Private airport lang ano. So, yung idoli na ID po para sa mga kababayan natin, naklaro po ngayon na wala pang formal na announcement kung talagang actually, nasimula na. Nasimula na. Sa mga balik panggagawa, yung mga umuwi na. Is it only for OFW, sir? Sabi, as per Secretary Velio, i-quote ko siya kasi yung sinabi niya, kahit yung mga dating overseas Filipinos na umuwi na sa Pilipinas for good, they can apply for OFW. So, yun. Pwede silang apply for OFW. So, yun. At saka meron silang, they can go to their website, www.dole.gov.ph. Meron yung ano doon, details kung paano makaka-avail, paano mag-apply. So, please check po www.dole.gov.ph. Okay. So, napag-usapan din po kanina yung one-stop shop para sa, mga, lalong-lalo na sa mga OFW. So, sir, kasi according to other OFWs, bakit nasa Manila lang po siya, ganun? Siguro, ano ko lang ito, sarili opinion ka, siguro parang kinatrial pa lang sa Lugra, or I think there's a plan na ilagay doon sa, ano, I have to check on that. So, pero ano, ako mismo, nung pumunta ako ng PUA, ay nakita ko kung gaano ka-convenient para sa mga kababayan natin na gusto mag-apply at sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa na bumalik ng Pilipinas para mag-ayos ng kanilang dokumento. Super convenient kasi nandun na lahat eh. Ng DFA, Philippine Statistics Office, NBI, lahat ng requirements na magkuha ng passport sa Pilipinas. Like, Bangkok, gusto mong mag-deposit, SSS, nandun. Pag-ibig, nandun lahat. So, it's very convenient. I have to check on that first kung bakit niya nasa Metro Manila ka. Okay, sir. Another concern po, kasi maraming mga nasa ibang bansa, ayaw na talaga ng naiya. Gusto po nila talaga MIA. So, ano po bang plano dyan? Baka meron po kayong inputs dyan, sir. So far, wala akong knowledge yan. Kasi under yan sa Department of Trade. Hindi ko pa nakakausap. Kasi may napapagalita po sa SOCNED na napalitan na daw, MIA na daw po ngayon. So, to be clear po, naiya pa rin po siya, hindi po MIA. Oh, just to clear out, kasi nasa social media po talaga, may nagpo-post ng gano'n. Promise, hindi lahat na nasa social media tama. May iba dyan, may nag-aim. Alam, I experienced several na gano'n yung gusto mong sumikat, kung ano pinagpo-post, kahit na, halimbawa, OFW nag-iiyak, 3 years ako pa pala yun nakauwi ng Pilipinas. Oo, kaya nga. Ganun. Kaya sa... So, hindi lahat ng nasa social media. Kaya lang nga, yes. Ayun nga. So, ng ate na ano, yung makilala siya. Oo. Yung nag-post. Okay. Mamaya, tama. So, para po sa concerns ng nakararaming OFW, sir, kasi marami dito, like, hindi naman po lahat yung mga stateless or yung mga tumatakbo, eh, talagang gusto lang nilang mag-TNT. Marami po sa atin, hindi lang sa Taiwan, like sa China, sa Saudi, at marami pong ibang lugar, gusto lang nilang iba is talang umiwas sa abusadong amo, yun po, meron din pong ganun. Or yung iba na wala na trabaho tapos walang mahanap na direct employer. So parang yung iba nag-overstay. So, sir, ano po ba yung pinaka-basic lang po? Pwede na, may alam po ba kayo? Ganun lang po kasi maraming parang tumatakbo. Tawag dito dyan is artista. So, yes, opo. Like, sa atin sa Pilipinas, ano po ba yung dapat? Like, ang hirap po talaga, sir. Ano po ang inyo dyan? Of course, ako ay dating OFW din. Hindi na trabaho ko sa Middle East. Para sa akin lang, sundin na lang po natin yung batas ng bansa na pupuntahan natin para maging mas mabilis para sa atin in case magpaproblema tayo. But of course, mas mabilis sa gobyerno, natulungan ka kung kailangan kang tulungan. Kailangan po talaga natin sa bansa. Hindi sagot ang pagiging, I mean, ang kahirapan para i-violate yung batas ng bansa mo. Example, nung nakaraan may nakita ko na pumunta na ng Malaysia na wala silang passport. Come on. I mean, kahit saan, kahit sino naman sino. Pumunta ka doon. Pumunta ka doon. Pumunta ka doon.
taon. Hindi ba pwede yung ganun? Kailangan talaga natin sundin yung batas. Pero sorry to, since we are talking about the OFW, paano ba matugunan yung pangailangan ng OFW, sir? In the sense na, halimbawa lang, yung agency, we're talking about the agency. So pagpapalis na yung OFW, they are offering gusto bang mag-lending. So, yung lending, sir, nasa agency mismo. Connected yung agency doon sa lending company. So, if the placement fee abot siya ng 80,000 or 100,000 na dapat is 1 month salary na yun. So, dahil walang makapitan yung OFW na yun, kukuha sa lending. Tapos, magbabayad every month yung binabayad doon, sir, is kung dito sa Taiwan is empty. If the borrowed money for 100,000 sa peso, yung binabayad po dun, sir, is 100,000 empty. So, ngayon, pag hindi sila nakabayad naman, automatic po yung dito sa Taiwan, may broker, magbibigay agad ng memo, which is salary reduction po. So, instead na, pwede bang government to government na lang po tayo, sir? Siguro, ano, since agency yan, private, ano yan. Pero of course, under pa rin siya sa department, sa cloud ng government yan. Sasuggest ko sa inyo, gumawa na lang kayo ng letter ng address kay RRB at i-address kay Secretary Bello. Siguro kung alam yung presidente yan, kung i-tolerate niya. So that's the best thing siguro na pwede gawin. Yung grupo niyo, ang laki ng grupo niyo. So, I can send the letter sa Malacanya kung kinakailangan. So, yun yung pwede natin gawin. Para at least malaman din yung ng age sa Pilipinas. So, parang ang nangyayari ko kasi. Kaya may nagkaroon ang testa dito. Kasi may utang, sir. So, uwi sila. Wala sila. Isa din yan. Kapapit na lang. Before umalis, lalubog na yung tao sa utang. Sir, meron pa pong isang napaka-importanting concern. Kasi, like, actually, lahat yata po ng mga Pilipino apektado yata sa concern na to. Parang nag-blanko. Kanina, naiisip ko habang nagsasaan ng usap. Kasi po, yung medical po, medication. Kasi, like, hindi lang po ako, marami po akong kakilala. Lahat na lang napumunta dito, sabihin na lang natin. Yeah. Kasi duman talaga ng medical. Opo. I mean, yung nagkakasakit yung pamilya. Kasi, di ba, sir, meron po tayong tinatawag na yung hindi na po magde-deposit. How to call it po, sir? Sa batas? Ano nga yan? Yung batas na yan? Anti-deposit? Ano ba yan? Anti-deposit bill. Anti-deposit bill. Sa Pilipinas. Hospital deposit law. So, gusto pong linawin mga kababayan natin na is it really implemented sa po? Kasi marami po yung still nabibiktima ng mga hospital na talagang hindi binibigyan ng action pag walang pera po na dinadeposit. At kung halimbawa may ganyang problema po, saan sila pupunta para humingi ng tulong? O saan magreklamo? Para po, meron din po silang ano alam. Una-una, ang pagkakaalam ko ay pinirmahan na yun. Si President. Although, hindi ako sure doon, pero pagkakaalam ko na pinirmahan ng Presidente yung bill na yun, na isa batas na. So, I don't see any reason kung bakit hindi kailangan ko sundin ng hospital yun. In case man, hindi nila sundin yun. I would suggest itawag na lang nila sa 4 na 8. 4 na 8. So 8, 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 8
6, 3, 2, and then 8. Ang cellphone yung gamit. Isang 8 lang, sir? Hindi, 4 na 8. 4 na, 4 pa din. Plus 6, 3, 2, and then 8, 8, 8, 8. 8, okay. So, yung may plus, lagyan mo ng plus, tapos 6, 3, 2, and then 4. Meron po bang email din po na pwedeng mapadalhan? Halimbawa may ganito. Halimbawa yung mga, yung nais magreklamo po ay nasa ibang bansa. So, paano po nila maipahatid yung reklamo okay. po nila? Under kasi yan sa Presidential Action Center. I have to check first kay dun sa
sa OPG kung ano yung, kung wala sila sa Pilipinas, paano sila makapag-plano. I'll get back to you. Okay, thank you, Sir Andre. So, malinaw po yun. So, in addition po, halimbawa, diba, sinasabi na yun na may mga assistance na po, finally, may mga assistance po sa mga medical na ganitong problema. So, sir, paano ba sila talaga makakahanap ng financial assistance? Do you know any procedure una, paano, sir? Pwede silang lumapit sa Philippine Charity Service, PCSO. Merong website yan. Sila, kailangan lang pumunta sa website ng PCSO. Kung kayo pa ay nasa Visayas, si Secretary Michael Dino ng Office of Dino, Presidential Assistance for Visayas, meron siyang malasakit center. May mga selected hospitals within Visayas na nandun na yung ano. Sorry ha, sorry. Okay lang ka. Na nandun na yung ano. Nandun na yung sige, on sa DSWD, kung kailangan nyo ng assistance from DSWD. Nandun na din yung PCSO na office. Lahat ng agency interconnected na, isang papel na lang yung kailangan yung file. If you are in Visayas. Ngayon, kung wala ka sa Visayas, kung wala kang access dun sa ano, wala kang access dun sa... Ano lang? Ay, wala, nakakanak. Okay, nakakanak ulit. Ano siya mo Oh, so...